Okay, this time we shall call on Mr. Jaime and Jacqueline Simatu. Cutting of the cake. So let's get these traditions first and then we'll proceed. Their first slice of cake together. Palakpakan naman natin silang mga dalawa. Alright, and we're praying that the married life will be just a piece of cake para sa kanilang dalawa. Of course, that comes with the struggles and the trials, but with God, that will be a piece of cake. And they're sharing their first piece of cake as husband and wife. Alright? Let me do that. Let me get out of the way. Alright? Away now. Give it to her. Alright. Palakpakan naman natin yung ating bagong kasal. This time it's Monica's turn. Okay, maraming salamat. Let's clean their glasses again. Gusto ko lang alalahanin yung first time na nag-confide siya si Paul
gusto niyang ligawan si Maricar. This is way before Maricar knew na meron siyang gusto kay Maricar. Sabi ko lang sa kanya, if you wanna court her, pray for her first. Don't even mention to anybody that you're praying for her. Yan ang sikreto kasi na bibigyan ka ng partner ng Panginoon. Kasi alam ko rin na marami siyang pinonsider before and it was unsuccessful. Kaya sabi ko sa kanya, this time, you pray first before opening your mouth. Nakinig naman siya. And after a few months, actually long time, I was eating Maricar. Wala siyang inclination, wala siyang clue na gusto siya ni Paul. Pero nagpe-pray kami ni Paul that time na mag-work yung Panginoon sa puso ng Maricar. Para by the time na magsabi siya kay Maricar, handa na ang puso ng Maricar at ang puso. And indeed, ganun ang ginawa ng Panginoon sa puso ng Maricar. Kasi way before that, nag-set si Maricar na mga standards na gusto niya ang mapakasawa. And sabi ko kay Paul, ang pag-asa mo lang talaga yung Panginoon. Totoo yun. Pero you see how God works. And from then on, nakita namin kung paano nag-grow yung kanilang love for each other. Ang advice ko lang, Paul, sinabi ko na sa ito before, na isa lang ang hiling ko sa iyo. Sabi ko, mahalin mo si Maricar. At huwag mo siyang paiiyak. Yun lang ang sina-advise ko na binigay ko sa kanya. Even before sagutin siya ni Maricar. And isang gusto ko lang sa couple na to, if you give them advice, they will give you the advice. Kasi po marami yung mga tao lalapit sa kaibigan, lalapit sa pastor, lalapit sa kakilala, paghingi ng advice, tapos hindi naman papakinggan yung advice. Pero sa couple ko na ito, I can attest to that. Kapag may binigay ka sa kanilang advice, sinusunod nila yung advice. Yung nagpunta po si Pastor Cabahar sa Doha, sabi nila ni Pastor Cabahar, you have to be 1 meter apart. Hindi kayo dapat nagbibigay. And all throughout the relationship, nakita ko kung paano nila sinunod ng advice nila. So yung mga singles po dito, at tiktas kayo, kaya yung dalawa. Again, we're happy for you. Alam niyo, mahal namin ito. Nandito lang kami support you. I'd like to request everybody to please stand up. Tumayo po tayo lahat. Yung ating pong glasses, itaas natin. Ito, bigay po tayo ng toast para sa newlywed. Para sa isang magandang buhay kasama ang Panginoon. At gawa ay biyayaan sila ng mga supling. Maging God-fearing na yung katulad. Amen? Amen. Toast po tayo. To all my car and thank you very much for that. At lilinawin na muna natin.